Hello YouTube. Ito yung Honda Civic 2017. Ipapakita ko sa inyo. Kung paano mag-start. Using this remote. Okay? Halimbawa, pagka nasa initan, nasa sakit. Okay. Try natin i-start. So, anin natin? Kunwari, nasa initan tayo, no? Mainit yung sasakyan natin. Gusto natin palamigin. Ano ba ang gusto nyo? I-start na natin or buksan muna natin ang bintana? So, pwede naman buksan muna ang bintana para yung singaw, yung init, lumabas. Okay? Ganito gagawin natin. Etong unlock na to, unlock button na to, tatagalan mo lang ng pindot. Okay? Kunwari, nakalock yan, ha? Nakalock. Gagawin natin ay i-press natin tong unlock. Una, unlock natin. Tapos, dalawa. Pangalawa, pangalawang pindot. I-press mo siguro ng mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Nakita nyo, bumukas. So, kahit yung kabila, lahat ng bintana, bubukas yan. So, sisingaw na yung init sa loob ng sasakyan. So, ngayon, gusto naman natin gawin, buksan natin yung aircon, buksan natin ang pa-start natin. I-start natin. Pag pina-start natin remotely, bubukas syempre yung engine tsaka yung aircon. So lalamig na, lalamig yung loob ng sasakyan. So try natin. So ayun, nag-start yung ating Honda Civic. Bukas ang aircon yan. Bukas, syempre, bukas ang makina at aircon. So, po pwede gawin natin yan, guys. Sa umaga. Halimbawa, magpapainit tayo ng sasakyan natin. Tinatamad tayong pumunta. O puntahan yung sasakyan natin. I-remote mo na lang. Po pwede mong hindi na buksan ng bintana. Okay? Po pwede yun. Kasi kung ipapainitin mo lang naman sa umaga, hindi mo na kailangan buksan ng bintana. So, ganun. Pag sarado nga pala, pag sasarado natin, pag i-close natin itong mga bintana, hindi ko pa nagawa sa remote eh. Parang hindi yata pwede. Ang ginagawa ko dito, tinatanggal ko yung eto. Yung susi niya, yung pinakasusi. Tsaka, ipapasok doon. At, yun. Magsasarado. Mamaya papakita ko. So, ituturo ko muna ang pag-off ng engine. Okay? Ito lang. Pag mag-o-off, pag papatayin nyo ang makina, gusto nyo nang patayin ang makina, ito, mga 5 seconds lang. Ito ulit na, ano nakikita nyo yan? Yan may parang circle na arrow. Pa-clockwise. So, pindutin lang natin to ng mga 5 seconds. Try natin. So, ayun. Na matay yung makina natin. Okay. So, tatry naman natin ngayon i-close yung mga bintana. So, kukunin na. So, ayan. At tinanggal ko na yung pinaka-key, yung pinaka-susi niya. Papasok natin dito.
So, ano, makabukas. Bukas siya. Bukas ang mga bintana. I-close natin ngayon. So, ganoon lang. Nag-close na yung mga window natin. Nag-close na siya. So, yun lang ang paraan sa tingin ko para mag-close ang mga window. Hindi ko pa na-try sa remote. Hindi ko pa alam. Kasi ito yung base sa pagpipindot-pindot ko lang, yung mga ganon. Hindi ko rin nabasa ang manual. Sorry. Experience ko lang. Okay. So, ulitin natin ha. Para at least do sa mga bago, sa mga kanilang bagong sasakyan na Honda Civic 2017 o 2016 yata, 2017 kasi to. So 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ganito rin naman yun. So ulitin ko, pag mag-i-start tayo, halimbawa sa umaga, magpapainit tayo sa umaga, na wala naman sa parking, kailangan lang natin painitin yung makina natin. So ang gagawin natin, pipindutin mo lang tong lock button ng tatlong beses. Tapos itong arrow key na circle na clockwise, ito, ito, start mga 5 seconds. So try natin ha. Tatlong pindot dito. 1, 2, 3. Nag-blink, start, 5 seconds. Okay, lumipat ako ng ibang pwesto. So, mas okay dito. Okay. Again, halimbawa, pagka nasa bahay kayo sa umaga, gusto mong, medyo maingay yung ano, yung aeroplano, pasensya na. Medyo maingay. Daanan kasi ng aeroplano tong aking location. Okay. Itong Honda Civic. Okay. Lumipat tayo ng ibang pwesto. Okay. Try natin i-start ngayon gamit ang ating remote key. So, pagka nasa bahay kayo, gusto nyong i-start sa umaga, painitin ang sasakyan nyo. So, hindi nyo na kailangan pumunta o puntahan yung sasakyan nyo. Kailangan mo lang itong remote key na to. Napaka-powerful nitong remote key na to. Okay? So, gagawin natin, pagka papainitin natin ang sasakyan natin, ang makina, itong button na to, itong lock button na to, pindutin nyo lang ng tatlong beses. Tapos, itong start, itong may arrow key na may circle ng 5 seconds. Try natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nakita niya nagbi-blink yung ilaw. At kanina nag-beep sound. So ayun yung mga indicator niya. So pagka nasa halimbawa, nasa loob kayo ng bahay, narinig nyo, alam nyo, nag-start at nag-remote. Toot! Diba? Pagka tatlong beses kanina, tumunog. So alam nyo, nade-detect yung remote. So yung mga blink, ibi-blink naman yung signal light niya. Halimbawa, nasa parking kayo, makikita nyo naman. So makikita nyo, ibig sabihin, na-access yung kotse nyo ng remote. Okay. Halimbawa, gusto nyo plus 10 minutes painitin yung sasakyan nyo. Kasi yan, under yan ng 10 minutes. Same procedure lang din. Kung gusto nyo mag additional 10 minutes, pipindutin nyo ulit yung lock button na tatlong beses. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
Nagbi-blink. Plus 10 minutes ulit yon. So pagka gusto nyong patay naman, so isip nyo, mainit na yon. Kahit 5 minutes, mainit na yon. So i-off nyo na. Ito pa rin remote ang gagamitin nyo. Okay, gagamitin nyo itong remote na to pag off ng makina. Pag start ng makina, ito gamit nyo. Pag off ng makina, ito rin ang gamit nyo. So paano? Paano ba yon? Pipindutin nyo lang to ng matagal. Siguro mga 5 seconds. Try natin. 1, 2, 3. Oh, 3 seconds lang pala. So namatay. Yan. Narinig nyo naman yung makina namatay. So ganun lang. Kaya lagi nyo tatago to. So ilang muna. Sa susunod na video ko, marami pa kayo matuto. Okay guys, thank you so much. Huwag kalimutan mag-subscribe and mag-like. Thank you.